up mga papa? Welcome to this new video. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag ka nang mag-atubiling mag-subscribe by clicking the subscribe button below and hit the notification bell para ma-notify ka every time na may bago tayong upload na video. Today, ay dadali natin tong si NMAX sa Yamaha 3S kung saan natin dinala nung pinaayos natin yung issue niya sa torque drive bearing. Bakit natin dadalhin sa Yamaha 3S ngayong araw na to? Mamaya po, malalaman po ninyo. Kaya mga papa, tara, samahan niyo ako. Okay, what's up mga papa? So, pupunta lang tayo sa Yamaha 3S. Ipapa-tune up at FI cleaning natin si NMAX. So mga papa, so dadalhin natin to sa Yamaha 3S dyan sa tabing ilog Marilao, Bulacan. So from our house siguro mga less than 2 kilometers din papunta dun sa Yamaha 3S. So ano yung ipapagawa natin? Yun nga, yung ipapa-FI cleaning natin saka yung tune-up. So titignan natin kung makakapag-vlog tayo dun sa loob ng ng Yamaha 3S. So habang ginagawa, kung makapag-vlog tayo, tatanungin natin yung mekaniko ng mga basic na questions regarding sa maintenance ng NMAX. For example, yung tuwing kailan ba nagpapa-FI cleaning sa mga scooter gaya ng NMAX. At kung kailangan ba talaga yung FI cleaning. So, pati yung tune-up, yung pag-check ng spark plug, at kung ano-ano pa. Tingnan natin. Basta, kung ano yung dapat gawin sa NMAX ko dahil ang odometer ng NMAX ko ay nasa 56. Kulang 56,000 kilometers na. So, kung ano yung dapat gawin sa mga ganitong odometer reading, eh, ipapagawa natin. So, samahan nyo ako mga papa sa vlog kong to. Samahan nyo ako sa pagpapagawa o yung pagpa-maintain ng ating NMAX. So, sabi nga nila, yung buhay ng kahit anong motor, mapa-scooter man yan o mapa-dekadena, ang buhay ng isang motor ay nakasalalayan sa kung paano mo i-maintain ang iyong motor. So ito po si Papa Dudes. Nagpapasalamat sa mga nag-subscribe, sa mga subscribers po sa ating channel. Maraming salamat po sa suporta, sa panonood ng mga videos na ina-upload po natin. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel na to, please subscribe by clicking the subscribe button below and pakihit mo na rin yung notification bell para unang-una kang ma-notify kapag may bago tayong upload na video. So subscribe na mga papa, mga mamshi, para connected tayo dito sa YouTube. Yan, so ito yung Mitsubishi. Yan, Mitsubishi Car World. Then yung Yamaha, yun, sa kabila. Yamaha. So dyan tayo magpapaayos mga papa. So samahan nyo ako sa loob, tara. Oops, mukhang naka-break time pa yung mekaniko dahil sarado pa. So hintayin muna natin tawagin tayo ng mekaniko. Mukhang sarado pa eh. So pila muna tayo rito. Park muna tayo rito, park. Okay, maghihintay muna tayo rito mga papa. Hintay muna tayo rito. Hintay natin tawagin tayo ng mekaniko kung ready na sila kasi mukhang galing pa sa break time. So, pwede na raw pumasok mga papa. So, papasok na tayo. Ipasok na natin si NMAX. Thank you.
So ito nga mga papa. So nililista ni Papa Edwin yung ano, yung mekaniko natin. Nililista kung ano yung mga gagawin sa NMAX. Kung bagay, naglilista ng job order. Then ipapasok natin doon sa loob. Then sila yung maglilista or sila yung magsasabi sa akin kung magkano yung FI cleaning, magkano yung tune-up. So doon natin sa loob malalaman. Panoorin natin mga papa kung paano kakalasin ni Papa Edwin, mekaniko, yung ating NMAX. Wow, dumi! Gamit na gamit. What's up? So tatanggalin daw yung tangke mga papa para maluwag yung gawaan niya. Para malinis na rin. Oo. Para malinis na yan. Ang kapal ng ano eh. Oo nga yung cases, yung chassis no. May nakikita akong ano niyan, yung online seller na yung malalaki. Yung mga ano yung Thailand na fuel pump, yung stainless na siya, yung mas malaki yung kapasite. Oh, ginawa niya ano 9 liters. Okay lang ba 'yon? Okay lang ba? Kaso medyo napakahirap install. Pops, may nagpapatanong yung regarding sa ano sa filter dyan sa loob ng tangke. Di ba may filter yan? Ah, yes po. Tuwing kailan daw nagpapalit nun? Ano po? Kahit mga 12,000 kilometers siguro. 12 to 24,000 kilometers. Pwede na tayo magpalit ng fuel, ano, na fuel filter ng ano, fuel pump. Yung pinaka-filter ng fuel pump natin. Pinaka-filter ng fuel pump? 12,000 to 24,000 dapat pinapalitan. Pag hindi na napalitan, anong epekto nun? Humihina yung performance ng motor, yung bumabagsak yung pressure. Ginagamit natin yung unit. Ano tawag nito? Yung parang, ano, yung nandun yung parang delayed yung takbo, ano, parang malata siya. Ah. So pag hindi nagpapalit, nagiging malata, nagiging delay yung response nung, ano, ng engine. So yun, Papa RB ah. Tinanong ko yung pinapatanong mo, Papa RB. Pops Edwin, may tanong dito. Recommended ba talaga yung FI cleaning? At kung mas effective na... Talagang dapat tayo nag-FI cleaning tuwing 12,000 kilometers or sa loob ng 1 year. Or pwede rin, halimbawa, kung yung unit nyo hindi nyo nagamit ng matagal na panahon, halimbawa mga 3 months, 6 months na nakastock sa bahay. So, kailangan din siyang i-FI cleaning. Kasi yung injectors natin, katagalan, pag halimbawa hindi ginagamit, napapanisan ng gasolina, nagkakaroon siya ng gum sa loob. So, yun yung nagkukos kung bakit nagbabara yung mga injectors natin. Okay, so yun pala maraming tanong eh. So yun yung sagot mga papa dun sa tanong na bakit kailangan natin magpa-FI cleaning. May tanong dito, mas effective ba ang preventive maintenance ang FI system cleaning fuel additives? Yung nilalagay ata sa ano? Pops, pinaka-importante din yun, Pops. Ano yun? Yung additives na yun, yung carbon cleaner, dapat talaga nag-apply tayo dun. Recommended ko doon, every 3,000 kilometers to 5,000 kilometers dapat naglalagay tayo ng carbon cleaner. May kinalaman ba yun sa, ano, sa FI injector? Hindi lang naman injector din yung nililinis ng carbon cleaner. Ang nililinis talaga niya, yung carbon buildup ng piston, ng combustion chamber, yung mga valves, yun yung nililinis ng ating carbon cleaner. So
So meron ba bang additives na para sa FI natin? Sa atin, meron naman tayo yung carbon cleaner. Yung sample ng carbon cleaner. Yan. Ano natin, meron lang yan. So ito yung carbon cleaner, mga papa. Every 3 to 5,000 kilometers. Yan, dapat nag-a-apply tayo yan. Mura lang naman po yan, 140 pesos. So, pag gumamit tayo yan, maiwasan yung natitirikan, yung nalolos compression yung engine. Yung, kasi pag nagkaroon ng build-up ng carbon yung ating makina, yung valvula, nandiyan yung mauguhal ka nalang, biglang titirik yung motor mo. Pala, loss compression kasi nagkaroon ng singaw yung valvula. So, yun yung iniwasan ng carbon cleaner. Kaya dapat na pag gumamit tayo, gagamit tayo talaga. Bukod dun sa ano, bukod dun sa carbon cleaner, meron pa bang additives na dinalagay para naman dun sa FI injector, sa injector? Sa injector, wala, yun lang talaga yung sa additives ng fuel. Kasi at the same time, lilinisin na rin naman yung nozzle ng injector and then yung carbon, tinatanggal niya. Okay, so nasagot yung tanong ni shoutout kay TLK Moto Concept ng NCP Team La Union. So yun yung tanong mo, Papa. Sana nasagot yung tinanong mo sa, yung kinumit mong tanong sa post ko sa FB. So mga Papa, nalinisan din yung, kahit konti, nalinisan yung chassis ni NMAX. Ito, papakita ko sa inyo. So, yung tanong nga dito, kailan nagpapalit yung ng coolant? So, kasi itong coolant ko, pinalitan to, siguro, magto 2 years na, yan pa rin yun eh. Na-expired ba yung yung coolant na yan? Yung coolant natin, rin yan, na yung cooling effect niya, pagka hindi tayo nagpapalit, katagalan din yan, yung cooling effect ng coolant natin, hindi na ganun kabisa. Hindi na siya ganun kaano. Kaya, ma-advise ko, 2 years or 24,000 kilometers dapat nagpapalit tayo ng coolant. Pero para mas mas preventive tayo, dapat pwede rin naman kung every 12,000, pwede mo rin naman palitan. Wala naman masama kung mas maaga, mas makakabuti naman yun. Yun. So, Papa Freddy Estimada, sana nasagot yung question mo regarding sa coolant. So, dapat nagpapalit tayo ng coolant every 24,000 kilometers. Kasi kapag medyo matagal na hindi natin pinapalitan, so hindi na nagiging effective yung cooling system ni coolant. So sana nasagot yung tanong mo, Papa. Ito, mga Papa, papakita natin. Papakita ni Mechanic Edwin kung paano magpalit ng coolant. So gaya nga ng sabi ni Pops Edwin, kapag hindi natin pinalitan yan, hindi na magiging okay yung cooling system ni nung coolant pag medyo matagal na. Efficiency niya, hindi na ganun. Pag matagal na hindi nagpalit ng coolant, mga 3 years na, 4 years, yung motor niya, hindi niya pa rin pinapalitan ng coolant. Yan. Hindi na ganun kaganda yung cooling effect ng ating coolant. Pero ito lang yung maganda sa NMAX eh. Sa sobrang tagal na ng ito taon na talaga. As in, 2 taon yung coolant ko, hindi nagbabawas. Ito yung maganda sa akin. Hindi ko na-check eh. Hindi siya talaga nagbabawas eh. Yung level niya, nasa in-between ng cool saka low. Yan talaga yung tamang settings ng reserve yard tank natin, mga pups. So, ito yung pool, ito yung low. Ayan, mayroon niyang guwit na galing kay Yamaha, yung markings. Dapat in between yung laman niya. Kasi pag pinuno mo ito ng todo, pag dumating yung point na nag-overheat yung engine natin, yung mainit na coolant ng ating radiator, pupunta yan dito sa ating reserve air tank. So, paglipat yan dito, kung ito medyo mataas yung level ng coolant, pwede mag-overflow lang. Natapon lang yung coolant, sayang naman. Diba? Tumapon, siyempre, pag bumalik na yung binacuum na ulit ni radiator yung coolant na galing dito sa reservoir, kulang na siya kasi tumapon na yung ibang coolant nung lumipat dito, aapaw siya. So, doon nagkukulang yung laman. Ito kung bakit siya nagkukulang. So, ayan mga papa, madami tayong natututunan dito kaya binabalik-balik natin si NMAX dito kasi sulit naman yung pagpapagawa natin. May mga bago tayong natututunan na i-share namin
sa inyo, mga papa. Makakapansin nyo, tignan nyo yung laman ng ating ano, reserve your tank. At medyo matagal na. Parang may halo na siyang tubig. Iba yung kulay. Pakita ko sa inyo kung bakit yung NMAX nyo or Aerox nyo pag nagpalit kayo ng kulan. Magtataka kayo bakit siya tumataas yung temperature, nagpupula. Malalaman nyo kung bakit siya nagpupula. Pag nakita nyo, yun lang pala ang problema, bakit nag-aala. Mamaya natin malalaman yung mga papa. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Paps Edwin, may tanong dito mula sa member namin sa Team Baguio. Tanong niya, dapat ba na mag-stack ng mga gasket o ring na madali masira pag maglo-long drive? Depende naman po yung gasket kung masisiraan tayo. Kung yung part na nasira, yung gasket na kailangan mo, okay din naman. Pero depende kasi case to case yung ganyan. Ito, Paps, regarding sa FI cleaning. After daw ng FI cleaning, lumalakas daw sa gas consumption yung mga scoot? Yung paglakas ng gas consumption, normal lang yun sa simula kasi syempre, pagka ang injectors natin madumi na, syempre, matipid sa gas yun kasi yung buga niya, hindi ganun kalakas kasi nga may baray yung injectors natin. So, halimbawa, kung matagal natin nagagamit na madumi injector, talaga medyo matipid. Pero pagka nalinis siya, normal lang sa una na malakas kasi natanggal na yung mga bara ng injector, saka naiba na yung performance niya, lumakas na ulit. Kaya siyempre, siguro, pagka bagong linis, natutuwa tayo, ang bilis natin magpatakbo, kaya nakaramdaman, malakas sa... Kaya kala nila, malakas sa gas. Normal lang naman sa una, tapos mga ilang weeks na ginagamit mo, magno-normal naman yan. Ayun. Pop, sa odometer na, sa auto reading ko, di ba, 57,000 na, may nagsabi sa akin na dapat daw nagpalit na lang ako ng bagong injectors. Sasuggest mo rin ba yun? Machi-check naman natin, Pops, yung injector natin kung dapat na ba talaga siyang palitan or kailangan lang linisin. Kasi pagka, halimbawa, kinalibrate natin yung injectors, tapos yung pinaka-volume niya is lagpas na doon sa standard na ibinubuga ng stock na injectors. Yun yung time na kailangan mo na talaga magpalit. So mamaya pa natin mamalalaman yun. Mamaya. Yung ating injector, sobrang... Ito mga papa, yung injector. Yan. Sobrang dumi. So ito mga papa, papakita ni Pops Edwin kung paano ginagawa yung FI cleaning. So anong tawag sa aparato na yan, Pops? FI cleaner machine. Ito yung machine na kakalibrate ng ating injector. At the same time, ito din yung maglilinis ng ating injector. Good. Ito yung ating FI tester liquid. Ito yung pan-check ng ating injector kung meron siyang blockage or yung level ng jet level ng ating injector sa mababa na or yung hindi na siya ito yung pan-check natin. So, chemical siya na dinisign ni Yamaha para pan-check lang talaga sa mga FI ni Yamaha. Yung injector ng NMAX. So mga papa, doon kinabit yung injector ni NMAX. Bali kasi sa NMAX, ang pinupuga niya sa door number 3. Yung pinupuga ng NMAX natin sa loob ng 60 seconds, dapat pumalo siya hanggang 72 ml hanggang 74 ml. Yun yung standard na jet amount ng ating injector sa loob ng 60 seconds. Dito mo malalaman yung jet amount niya, yung sinasabi ko, sa loob ng 60 seconds, dapat 72 to 74 ml yung kanyang jet amount, yung ibubuga niya pagka tinesting natin yung jet amount ng ating injector. So, jet amount na natin. Start na natin. Kailangan ma-reach niya 72 to 74 ml.
So, ayan mga paps, yung ating injector, mga sir, mga ma'am, 72 ml. So, medyo, ano siya, standard naman yung buga niya. So, standard pa yung buga ng injector natin. Kasi 72. Normal na 72 to 74 ml yan. Normal pa yan. Halimbawa naman, malilaman mo yung injector kung pamalik na talaga siya. Kung yung binubuga ng ating injectors, umaabot na ng 82, 84, pataas, hanggang maka 90. Ano yung sabihin na? 90 ml. Ibig sabihin, yung injectors natin, pamalit na. Pagka standard yung ating yung gamit na injector, 72 ml hanggang 74. Pag lumagpas na siya, umabot na ng 80 plus ml sa loob ng 60 seconds, yun yung time na talagang kailangan mo nang bumili ng bagong injector. Pops! Uy, mga Pops! Kamusta? Uy, Pops! Uy, uy, nag-check ako ng ano yung oil level nung sa nating customer eh. So, ano yung sabi mo kanina yung ano? May nadidinig akong chismis eh. Sabi kasi nung kaibigan ko dun banda sa Kalo, ano, Malabon, sabi. Mga Yamaha 3S daw, ano? Ah, 300 pesos sa hanginan lang. Parang di yata tama. Ang alam ko ano eh. Sa amin kasi 300 pesos sa hanginan lang. Lalo bang kupa? Baklang to? Baklang to?